marap sa Senado ang Commission on Human Rights kung saan na-question ito sa ilang mga isyu kaugnay sa karapatang pantao. May ulat si Daniel Manalasta. Sa pagsala ng budget ng Commission on Human Rights sa budget hearing ng Senate Committee on Finance, nakatikim ng sita ang ahensya dahil umano sa stigma sa kanila ayon kay Senator Raffy Tulfo na umano'y mas napoprotektahan ang mga kriminal kaysa sa mga biktima. Doon kayo fumo-focus, binabanatan yung pulis, tinitira niyo yung pulis, kakasuhan niyo yung pulis and all. Nakakalimutan niyo na bigyan ng support yung victim. There were so many instances na yung police brutality na yung biktima ng pananakit. Nakursunadahan lang, sinapok, binugbog, pinasok yung bahay ng walang search warrant, etc. Nasaan kayo? Pero kapag meron yung pumasok ng loob na kriminal at binugbog, sarado ng police, nandoon kayo. Pero yung niluuban, wala kayo para sa kanila. Ayon kay Tulfo, may karapatang pantao rin ang mga sospek. Pero dapat daw ay mas pagtuunang pansin ang karapatan ng mga biktima. Mungkahin ni Tulfo, hayaan na lang sa PAW o Public Attorney's Office ang mga sospek na inabuso ng mga pulis. Paliwanag naman ng CHR, naglilingkod sila para sa lahat. Tinitignan din daw nila ang kapakanan ng biktima. Ang CHR po ay naglilingkod o kahit kaninong man. So katulad po doon sa inyong example, may police, mayroong biktima ng halimbawa ay rape. Ang CHR po, tinitignan din po yung kapakanan ng biktima. Kasi po, katulad ng sa mga pagang krimen ay tungkol sa babae, ginawa laban sa babae, bilang gender ombud po, ang Commission on Human Rights po ay tumutulong sa biktima. At sa isang banda rin, tinitingnan din naman namin ho yung pagtupad ng mga kapulisan sa tungkulin nila bilang agents of the state. So kapag may paglabag po ng sa mga proseso, siyempre ang CHR po ay pupuna. Nagpulong naman kanina sa Senado ang Oversight Committee para sa pondo para sa intelligence gathering at confidential funds. Ito ay para mas mamonitor at mapag-aralan ng maigi kung paano nagagamit ang mga pondo para rito. At sa nireview nila, ilan sa lumabas na pinagagamitan nito? Most of what we saw were actually in aid of anti-drugs, anti-human trafficking, yung anti-terrorism, dealing with tipsters, yung nagbibigay po ng tip, tapos informants at meron pong corresponding parang reward. Things like that, which I think is very important. Yung complaints at of course yung comments ng napakaraming tao, bakit naman na napakalit ng intelligence funds nga ng itong intelligence agencies and dadagdagan pa yung mga civilian agencies na hindi naman tama. So, we're doing, that's part of the review that we'll be doing. Sensitibo ang impormasyon kaya limitado rin ang inilabas na detalye ni Zubiri. Pinamumunuan ng Senate President ng Komite at kasapi rito sina Senate Majority Leader Joel Villanueva, Senate Finance Committee Chairperson Sani Angara, Senator Bato de la Rosa at Senate Minority Leader Coco Pimentel. Daniel Manalastas para sa Bayan.